get ready with me and I'm gonna take a shower. Kasi may lakad ako ngayon. So basically, isa itong typical na araw para sa akin. At dahil araw ng Sabado ngayon at naka-day off ako, meron akong naka-schedule na date. Actually, last month pa naka-set yung date na to. Pero syempre, kailangan ko muna maligo. Pero bago ang lahat, hello mga buddy. Ako nga po pala si Hisam at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho po ako bilang isang merchandiser sa isang supermarket sa loob ng isang hospital. Sa loob ng halos isang dekada na pagtatrabaho ko dito sa Saudi Arabia, bilang na bilang din po yung mga kakilala ko at mga kaibigan ko dito. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa ako umaalis sa aking comfort zone when it comes to socializing. Lagi akong takot makihalo-bilo sa ibang tao. Ayoko kasi na ma-attach ako sa ibang tao lalo na dito sa abroad na dumadaan lang halos lahat ng tao. Yung tipong magkakasama kayo ngayon but the next month lipat na ng ibang lugar. Sobrang ayoko kasi yung feeling na naiiwan ako o di kaya nang iiwan ako. In short, takot na takot akong maiwan. Kahit na sabihin pa natin na kaibigan ko lang yan, ayaw kong maiiwan ako. Kung sa bagay, sino ba naman ang gugustuhin maiwan? Nasubukan ko na kasing maiwan ng ilang beses at halos ikadurog ng buong puso ko. Hoy! Baka Hisam yan. Ayaw ko kasi na nauulit yung feelings na parang ang sikip-sikip ng mundo para sa'yo. Yung parang hindi ka makahinga. Kaya naniniwala ako dun sa kasabihan na prevention is better than cure. Kaya para ma-prevent yung feelings na ganun, it's better to be alone. But there's always an exemption. Kaya for today's video ay samahan niyo ako makipag-date sa aking best friend. Nalilito pa nga ako kung anong isusuot ko dito eh. Kasi dapat maging perfecto. Ang hirap-hirap makipagtagpo sa taong ito. Kasi nga, ang hirap tapatan ng kanyang schedule. Kaya gusto kong maging perfect yung araw na to para sa amin. Ganito ako magpahalaga ng isang kaibigan. Dadayuhin ko pa yan sa malayo para makasama ko lang. Pero teka lang, outfit check muna tayo. Medyo off lang yung shoes ko dito. Dapat kasi nag-white shoes na lang ako eh. Ngayon ko lang din napansin. Pababa na nga ako nung mga oras nito sa bahay. Diyos ko, 2 minutes na, hindi pa ako nakakababa. Ang dami ko kasing hanas doon sa loob. Kaya ayan, baka malate pa ako sa date na. But anyway, it's almost 2 p.m. pa naman at ang balak namin ay dinner date. Bibiyahe pa kasi ako ng almost 1 hour papunta doon sa lugar nila. Nasa kabilang city pa kasi sila. Oops! The struggle of being vlogger. Pagkarating ko nga sa bus stop, 4 minutes pa bago dumating yung sasakyan ko na bus. Then after 4 minutes, nandito na rin yung bus na sasakyan ko. Super convenient talaga sumakay sa mga bus na ito. Bukod sa sobrang napaka-accurate ng kanilang time of biyahe, sobrang napaka-mura pa talaga ng kanilang pamasahe. Dati-rati kasi nung wala pang bus dito sa Eastern Region, namamasahe pa ako ng almost 1,500 pesos papunta doon sa kabilang syudad. Tapos ngayon na mayroon ng mga bus dito, wala pa sa 100, balikan ko na yun. After almost 1 hour na biyahe ko, nakarating na din ako dito sa Al Kubar, Saudi Arabia. Dito kasi nakatira yung best friend ko, naka-date ko today. At susunduin ko na din sa kanyang pinagtatrabahuan. O diba? Bihira ka lang makakita ng best friend na bibiyahe pa ng malayo para puntahan ka. Pakakawalan mo pa kaya ako pag ako yung naging best friend mo? Huy! Baka Hisam yan. And wala! Nandito na siya ang pinakamamahal kong best friend. O diba? Kilala niyo na siya. Famous na vlogger yan dito sa Saudi Arabia. Walang iba kundi si Oliver Castro. Itong mga oras na to, pabiyahe na rin kaming papuntang Rahmania. Saglit lang naman yun at nakarating na kami dito sa Mad Buba Milk Tea Shop. Ang sarap kasi tumambay sa milk tea shop na to. Bukod sa meron silang poging barista, masarap pa yung kanilang mga milk tea at saka lahat ng kanilang mga sineserve dito. Mayos naman na ang lahat hanggang sa yung best friend ko iniwan na ako dahil sa isang lalaki. Huy! Yan tayo eh, di puta ka lalaki, takala na isang gwapo, iniwan mo na ako. Hindi, joke lang, biglang nag-iba kasi yung aming plano ngayong araw. Since nandito na din kasi ako sa Al Kubar, tapos nakipagkita na din kami sa dalawa pa naming kaibigan. At hindi lang to basta-basta pagkikita kasi may nakaset up kaming shooting dito ng endorsement. Basically, wala naman talaga akong kinalaman sa shooting na ito pero nakisabit lang ako para may content na din ako. At saka pangalawa, endorsement to ng isang restaurant kaya sigurado akong libre yung pagkain dito. Eh alam nyo naman ang rupok-rupok ko pagdating sa pagkain, di ba? Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na sumama sa unexpected collaboration na to with Rosbel Resto Kubar, Saudi Arabia. Lalo na at ang makakasama ko sa collaboration na to ay si Oliver Castro at saka si Sir Dave Antolin. Tapos isama mo pa ang aming pinakamagaling na director na si Sir Jeffrey Didios. Huwag nyo nga palang kakalimutang i-follow yung mga pages ng mga ito ha kasi super mag-enjoy kayo sa kanilang mga pages. Ilalagay ko na lang sa description yung kanilang mga link at saka kanilang mga pangalan para tutusukin nyo na lang para ma-follow. Huy! Sana all natutusok. And as expected, pagka nagsimula na kaming maboring, nagsisimula na din lumabas yung aming mga kakulitan. Ganito kami pagka magkasama kami ng isang to. Pagka naboring kami, nagsisimula din lumabas ng mga kakulitan namin. At kung ano-ano na din yung naiisip naming content pagka kami magkasama. At alam niyo kung anong ending, wala kaming natatapos na content. Kaya lahat ng nailalabas naming vlog, putso-putso na video na lang. Paano nga ba? Mas marami yung tawanan namin eh. Actually, the best magkaroon ng best friend. Yung best friend ha, hindi yung plastic na kaibigan. Hoy! At syempre, habang hindi pa dumarating yung live van, o tingnan mo nga naman yung best friend ko, may kalukuhan pang ginagawa. Nag-video kayo na muna ako, pang practice baga. Tapos ang videographer namin dito, yung director namin, si Sir Jeff. Habang hinahanda na rin ng mga staff yung setup ng aming shooting, syempre, nilubos ko na yung pag
magkanta dito. Wala pa kasi masyadong tao kasi hindi pa naman nagbubukas totally. Feeling singers talaga ako for a moment. Hoy! At syempre, magpapatalo ba naman si Sir Jeff? Kumasa rin siya, no? Actually, napaka-unfair. Pogi na, ang ganda pa ng boses. Diba sobrang nakaka-attract talaga yung lalaki na maganda yung boses, magaling kumanta, diba? Then after namin mag-feeling singer, abay, sige, magtrabaho na tayo. Busy-busy na din kasi si Sir Dave sa paghahanda ng plating ng food. And this is how they cook our food tonight. Shoutout nga pala sa napakagaling na chef nila dito sa Ross Bell. Ang sarap niya magluto as in super. Alam niyo mga buddy, itong tatlong combo meal na to na ilo-launch nila bukas, kami pa lang yung first time na makakatikim neto. Then alam mo yung lasa ng food, sobrang satisfying. Oh my God. And syempre, magsa-start na kami mag-filming. And take note, tatlong layer po itong shoot namin na to kasi tatlong combo meal po yung i-endorse namin. Since this the first time na makaka-experience ako ng endorsement shooting, sobrang tagal pala. I didn't expect na sobrang tagal ng shooting na ito. Well, first time ko kasi sumama sa endorsement taping, kaya bago sa akin to. Then natapos na kami sa first layer ng shoot namin, kaya pahinga muna kami ng onte. Tapos sakto nagsimula na din yung live band. Pero nagkalat ako dito mga buddy. Nakijamming ako sa live band mga buddy. Feeling vocalist baga. Huy! Pakahisam yan. Marunong naman ako tumula pero kumanta hindi masyado. Huy! Diba sinabi ko kanina na nagsistay lang ako sa comfort zone ko at hindi ako mahilig magipag-socializing. Pero this time, my God, para akong nakawala sa hawla. Alam niyo, masaya pala. Sobrang saya. That was my first time din na makijamming sa live band. Mismo ha, live band. Yung ang kapal-kapal na mukha akong kumanta. Huy! Diyos ko Maria Santissima. At syempre, salamat sa Ross Bell sa wonderful experience nito. Sobrang saya ng night na to para sa akin kahit mapagod. Then after ko makijamming sa live band, nandito na kami sa third layer ng aming shooting. Nakahanda na din lahat ng food na gagamitin namin sa shooting. And this is Nara Props mga buddy ha. Totoo talaga ito. Ito talaga yung combo na i-endorse namin. Syempre mga Filipino tayo, kaya bago tayo kumain, magdasal muna, sabi ng director namin. Which is hindi pa po ito yung totoong pagkain. Mga isang subo-subo lang kami dito. Alam mo yung ang sasarap ng mga pagkain, tapos konti lang yung susubo mo. Gusto ko na sanang lubusin eh, pero hindi pwede kasi nga binibidyohan kami kasi this is for the endorsement. Alam mo yung nasa harapan na namin yung combo meal, tapos hindi pa namin pwedeng kainin kasi nga kailangan pa namin i-shoot. Takam na talaga ako this time. Lahat gagawin ko talaga para matikman ko lang siya. Uy, sino kaya yun? Hindi, joke lang, syempre yung food. Sumayaw na rin ako mismo sa harapan ng pagkain para matapos na to, para makakain na ako. Pero syempre, hindi pa tapos kasi kailangan pa namin i-video lahat ng angle ng pagkain. Ganito pala kahirap maging artista. Diyos ko, natutorture ka. Uy, feeling famous yan. Paano ka ba naman hindi matutorture yung sarap-sarap ng pagkain, pero hindi mo pa pwedeng painin kasi nga, kailangan pang picturean, kailangan pang videohan. Feeling ko nga habang nagsushoot kami, daig ko paan ng friend zone. Alam mo yung friend zone, pwede mong hawakan, pwede mong yakapin, pero hindi mo pwedeng tikman. At dahil na din sa gutom ko, yung video baliktad na. Kayo na ang mag-adjust. Paano ba naman hindi babaliktad yung mundo mo dito? Kanina mo pakaharap yung masasarap na pagkain sa Ross Bell, tapos hindi mo pwedeng kainin kasi kailangan pang i-shoot. And finally, dumating na kami sa sukdulan. Ito na yung pinaka-exciting na part mga buddy. Wala nang kamerang nakatutok sa amin. Galit-galit muna kaming apat dito. Yung mga food na kakainin namin ha, hindi po ito malamig. Although yung iba dito ginamit namin doon sa shooting namin, pero mainit po silang lahat, promise. Pati yung sabaw mainit pa. And wala! This time wala nang makakapigil sa akin. Talagang kakain talaga ako. Lalamon talaga ako. Syempre, ito yung pinaka-favorite kong part eh. And take note, kami yung kauna-unahang makakatikim dito sa kanilang bagong nilaunch na dish. Syempre, as usual, hindi ko na naman napanindigan yung aking pagkukutsara, kaya nagkamay pa rin ako. Kahit gaano pagka-fancy yung restaurant na yan, magkakamay pa rin ako kasi mas masarap pa rin talaga pagka kinakamay. Tapos tingnan nyo si Sir Devo, enjoy na enjoy sa pagpapakit sa camera. Well, bagay naman. Cute naman siya. Tapos hindi pa naman kami nangangalahati sa aming pagkain. Lumapit sa amin yung manager. Tapos ang sabi niya, Sir, nakalimutan niyo yung dessert. Tinanong ko naman si Sir Dave, tapos ang sabi ni Sir Dave, pagkatapos na lang daw namin kumain, tsaka na lang namin titirahin yung dessert. Sobrang panalo talaga ng mga dish na to, as in hindi ka magsisisi. Hindi ka lugi dito, promise. Sobrang sulit talaga yung 199 SR mo dito. Tapos good for 4 person pa yun ha. May bonus pa kasi habang kumakain kayo, nakaharap kayo sa live band. Feeling ko tuloy ang sarap tumagay dito banda. Kaso hindi pwede. Overall, sobrang sarap nung food. Ngayon lang ako ulit nakatikim ng masarap na food. Sobrang na-enjoy ko. Thank you, Ross Bell. At syempre, salamat sa napakagaling na chef ng Ross Bell at saka sa staff
staff ng Roswell na sobrang babait nila. At syempre, salamat din kay Sir Dave, salamat din kay Sir Jeffrey, at syempre naman sa aking best friend na si Oliver Castro. Kung wala sila, hindi ko magagawa yung bagay na ito. Hindi ko ma-experience yung bagay na ito. Since sinabi ko nga na first time kong ma-experience yung bagay na ito, kaya bago sa akin to. Pero sobrang kinomfort nila ako para hindi ako mailang. Sana lang hindi kayo na-overwhelm sa presence ko, at sana marami pa tayong pagsasamahan ng mga vlog na ganito. So, I guess dito na magtatapos ang ating vlog kasi sobrang haba na nito. Baka hindi nyo natapusin. At kung umabot ka sa point na ito, I love you so much and God bless you. Ingat palagi. See you in the next one. Oops, teka lang, there's more. Abangan nyo ang iba pang video nito sa page ni Sir Dave Antolin at saka kay Oliver Castro at saka kay Sir Jeff.